ang sabi nila dito sa school na ito, 13 lang ang naka-enroll na batang may kapansanan. So kung titingnan mo, nasaan yung iba? Bukod dito sa eskwelahan na ito, ako ay nakapunta na rin sa maraming eskwelahan, primary schools. At doon, walang hindi kagaya nito. May iba pang mga bata doon na ang akala nila walang kapansanan, pero may kapansanan pala. So yun ang problema dito sa akin. Parang sa akin, madali lang eh. Kasi yun talaga ang nasa passion ko din, na tumulong sa mga mahirap. Kasi ako galing ako sa mahirap eh. Ang buhay ko kahit na mahirap sa Pilipinas, masaya ako. Yung bata ako. Dito, nakita ko yung lalo na yung mga batang kapansanan. At ikukumpara mo sa Pilipinas, napakalaki ang pagkakaiba. Maawa ka sa kanila. Go to F. Then F. That one to 4. Do they have the same level now? No, these ones are in grade 4, class 4. Mm-hmm. These two. And this one, write your name. What are you writing? Your name. Okay. What's your name? Alexandra? Okay. Let us speak loudly. Kung may maitutulong ako dito sa mga opisyales ng organisasyon na tumutulong dito sa eskwelahan ng mga may kapansanan, ay magiging masaya ako dahil siguro madadagdagan ang classroom para sa mga estudyanteng ito. With this braille, mm-hmm. It has something with it. Goes yeah. With this one. I am very amazed with this one. Yeah, the dots. They make them. They write as they write. The machine makes the dots. So this. Kailangan pumunta sa mga schools, children with disabilities, i-monitor kung nabibigay ba yung tamang allowance pera para dito sa mga batang ito. Ngayon, dapat meron ding nagtuturo sa kanila dito sa opisina. O paano ba i-handle yung pera? Say Africa. Say Africa. Say Africa. Ang trabaho ko talaga ay tulungan yung mga opisyales ng CBOs para maging sustainable sila. Kasi iyan ang approach ng BSO. Hindi lang gumawa ng project, kundi tulungan ang isang organisasyon na maging financially stable siya at pagkatapos ng project, may pagpatuloy nila yung activities na inumpisahan ng BSO. So my question now, from November 1 to pag merong kapareho ng kagaya ko, tumutulong para matutunan nila yung management skills, leadership skills, magiging systematic sila. At magiging confident sila, hindi magkakagulo, hindi magulo yung buhay nila, hindi magulo yung organization nila. November. That's right. She liked humans, so she bring us together. We come up with ideas. There she is, she give us the direction. In that case, we have been able to move far much forward. Ang trabaho ko for more than 20 years, or yun ang buhay ko sa corporate, wala akong pakialam sa mga mahihirap, ganun. So, ngayon ko na-appreciate yung buhay ng mga marginalized. Marami pala ang nangangailangan ng tulong. Marami. Bakit ko patutulungan yung mga mayayamang kumpanya? Mas kailangan ako dito sa mga organisasyon kung saan nag-struggle pa sila. Mas maganda yun. Masaya kung
ang mundo ay maiangat mo sa kahirapan. Kasi ang pamilya ko, ang mga anak ko, very proud of me. Yun ang sabi nila. Na ako ay nakakatulong sa mga mahihirap. Sa mga naape. Kasi sa Pilipinas, hindi ko talaga nakita yung mga batang may kapansanan na ganito sa Kenya. Kung makikita mo sila sa loob ng klase, parang gusto kong ipadala yung mga damit ko, ang mga damit ng mga bata para sa kanila. Libro, kulang sila. Gamit, kulang sila. Sinadada abanilani,